Tumayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Kinikilala natin ang ating poong Hesus Nazareno bilang sinugo ng Ama. At bilang kanyang mga tagasunod, makita nawa sana natin na tayo rin ay sinugo, ipinadala sa mundo bilang kanyang presensya sa pamamagitan ng ating buhay na pananampalataya. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin nito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa, at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid, at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya
at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggan kailan sila makatatagal. Subukin natin ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim ng panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa mga nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng poon, agad maibibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siya'y mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, hindi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Hudeya sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin?" Hayan, lantaran siyang nagsasalita. Ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas.
Walang makaaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit, alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ngunit ang totoo ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo, magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin at kahilingan, araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa Biyernes po ng linggong ito, tayo'y tinatawag na pagnilayan. Nakikilala ba natin ang ating mga sarili bilang sinugo ng Diyos? Ito ang ibinigay na pagpapakilala o pagkakakilala ng ating poong Jesus Nazareno sa lahat. Ito ang siyang hindi maunawaan ng mga Hudyo na siya ay ipinadala ng Ama. At ito rin ang malinaw sa mga apostol. Naniniwala sila na si Jesus nga, ang ating pong Jesus Nazareno nga, ang siyang ipinadala ng Ama. At bilang ipinadala ng Ama, sila rin ay ipinadadala sa iba't ibang dulo ng mundo upang ipahayag ang mabuting balita. No? At kung tutuusin, iyon din naman ang pagkakakilala natin dapat. Kapag sinabing tayo ay sinugo, daladala natin ang kung anumang inihabilin sa atin. No? O yung mga nagtatrabaho dyan sa delivery, di ba? May ipapasa sa inyong package o gamit, ihahabilin sa inyo. Ang inaasahan ay kung gaan, paano siya ibinigay, ligtas na makarating sa mapadadalhan. May karanasan din tayo mga inihabilin sa atin, mga ibinilin at inaasahan sa ating gawin, inaasahan sa ating ingatan, inaasahan sa ating madala sa tamang panahon at tamang pagkakataon. At hindi ba't ganoon din sa atin? Bilang presensya ng Ama, ang anak, ang ating poong Jesus Nazareno, ay hinahabilinan din tayo na ipalaganap ang mabuting balita, ipadama na naririto ang Diyos, ipadama na naririto ang kaligtasan, ang kabutihan at ang malasakit niya. At magandang pagnilayan kung talaga bang nagiging tapat tayo dito. Dahil madalas, ang pasok natin sa simbahan, ang dahilan para lang sa atin. Yung gusto lang nating ipagdasal, yung gusto lang nating ipagpasalamat. Siguro kahit papano yung gusto din nating papuri. No, dahil tayo'y kinikilala na nagsisimba, may kilalang mga pare, nagsisilbi sa simbahan. Pero hindi lang tungkol sa pangangailangan natin ang ating pananampalataya. Kung tutuusin nga, ang pananampalataya natin ay laging palabas, pakalat. Pero hindi tayo nagkakalat na para bang
Nagbabasa lang tayo ng mga linya sa banal na kasulatan, sinasabi lang natin at hinuhusgahan natin na tama o mali yung ginagawa ng ating kapwa. Minsan hanggang dun lang tayo. Pero ang tunay na pagiging sugo ay katulad ng pagiging sugo ng ating poong Jesus Nazareno. Ang pagiging sugo ay ipinakikita sa kilos sa pamamagitan ng kung ano ang ginagawa natin, paano natin itrato yung kapwa natin, paano tayo magpasya, paano tayo pumili para sa iba, para sa ating sarili, para sa komunidad, para sa bayan. Lahat dapat yan nakikita na naniniwala kang may Diyos na mabuti at mapagmalasakit. Hindi pwedeng ibang usapan yung negosyo. Hindi pwedeng ibang usapan yung pamilya. Hindi pwedeng ibang usapan yung bansa. Lahat yan may kinalaman at may sinasabi dapat sa kung gaano tayo katotoo sa ating pananampalataya. Kaya nga kung tutuusin po, kung talagang tatanggapin natin ang mensahe ng ating pong Jesus Nazareno, kung seseryosohin natin yan, may kahirapan. Kasi ibig sabihin nun, pagbangon mo pa lang sa umaga, si Kristo na ang nasa isip at kamalayan mo. Hanggat sa paglubog ng araw, hanggat sa iyong pagtulog sa kama, hindi mo tatakasan ang Diyos. Sapagkat ang pagiging sugo ay pagiging saksi. Ang pagiging mananampalataya ay pagiging buhay sa isang pamamaraang alam mo na yung buhay mo, yung pagpapasya mo, yung pag-iisip mo, yung kamalayan mo, nasa kung ano ang nais ng Diyos, hindi lang para sa'yo, pero para sa lahat. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sana'y tayo'y maging malay, na ang ating pananampalataya, na ang ating pagtanggap na tunay ang Diyos ay nakikita sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa kung paano tayo makipagtagpo, kung paano tayo magpasya, kung paano natin tignan ang kinabukasan, tignan ang mga suliranin, tignan ang mga pinagdaraanan natin. At sa araw na ito, tanungin natin at pagnilayan, saan ako tinatawag ng Diyos para maging totoo yung aking pananampalataya? Saan ako tinatawag upang makita ng lahat kung paano ako maging tunay na Kristiyano? Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Tumayo po ang lahat. Sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo.
Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers at lahat na nagsisilbi sa bayan na sa kanilang tapat na paglilingkod sa kapwa ay nagpapakita at nagpapamalas ng presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama. Aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kaming maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristong aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal, na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kasalanan ko ang buhay ko'y iakalay ang lahat ay ibibigay puso ko'y sa'yo lamang habang buhay Poong Jesus Nazareno kay buti mo Sa hirap at usay ikay kasama ko Ang samo ko at nasal Sana'y pakinggan mo Nang mapawi ng mga paghihirap ko Poong Jesus Nazareno Salamat po
ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawakan niyo po kami, tumangasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po't nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Paalaala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan, patungo sa pamumuhay na iyong pinababanan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsilihod po ang lahat. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan, na at ako ay dumadalangin at nakikiusap
ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kung madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat. Habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo, para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.